bukas ako kasi gusto kong mag-try gumawa ng baked sushi. Gagawa ako ng baked sushi sa oven toaster ko lang ilalagay. Kaya itatry ko, nakita ko kasi sa YouTube. Kauuwi ko lang. Anong oras na ba? Mga 2 na ako nakauwi, 2:30. Kaya ito, magpe-prepare na ako ng paggawa ng baked sushi. Titikman ko sa mukhang excited na rin ako matikman siya. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko na ingredients niya para sa baked sushi. Ito guys, yung mga nabili ko. Kani kamaboko, yung imitation na ng crabs, ito oh. Yan, binili ko siya, kani kamaboko. Pero lasang kani pa din siya, pero isda ito eh. O yung ang tawag dito, pinagliit-liit siya. Furikake, ito. Furikake. Mayonnaise. Kailangan natin ng mayonnaise. Cream cheese. Ayan. Bumili rin ako ng cream cheese. Pwede tayong maglagay ng tuna. Tuna. Wala akong nabili kanina ng tuna na fresh. Tsaka pag fresh pa, baka hindi magtagal. Tapos, pwede rin naman tayong optional. Kung gusto natin ng salmon. Salmon flakes. Ilalagay natin sa ibabaw yung salmon flakes. Ayan. Tapos, bumili ako ng milk cheese. Para mas optional lang to, para pampalasa lalo. Para pag dinisama mo siyang ganun, pag inilagay mo sa oven, kung sa oven, ay mag-melt siya, mas malasa. Tapos, eto, nori. Bumili na ako ng nori. Yay! Saka kailangan natin ng yung suka. Suka para sa maki sushi natin. Sa maki sushi. Sa may baked sushi natin. Ayan. Nagamit ko na yun kasi kaya may bawas na siya. Ayan. Pwede siyang gamitin sa sushi. Pwede sa parang binuro. Ganyan. Eto siya. Manamis na miss na siya kasi ihahalo na lang siya. Hindi ka na maglalagay ng asukal, asin, o toyo. Eto na lang ilalagay mo, ihahalo sa may kanin. At saka konting maglalagay ng sesame oil. Yan. Kailangan daw natin yan pampalasa para daw mas sumarap. Ngayon, gusto kong masubukan kung paano talaga gumawa ng baked sushi. Kasi di ba pagkain ng Japan talaga ang sushi. Bumili rin nga pala ako nito ng aluminum foil. Para dito ko muna siya itatry sa maliit. Ngayon, pag masarap siya talaga, bibili na ako ng medyo malaki-laki. Ito, sabagay, 3 piraso naman siya. Kung hindi magugusto ng 2 mag-ama ko, ako lang ang kakain, di ba? Di ba maraming kanin yon. Kaya yung kanin niya, hindi ko masyadong kakapalan. Ninipisan ko lang. Para kung ako man ang kakain lang, di hindi masyadong, masyadong maraming kanin, di ba? So, ayun na nga, guys. Ito pa yung binili ko, pero optional lang to. Pero pang lang talaga. Pang sushi. Chirashi. Pang chirashi siya. Sushi. Yan. So ngayon, sisimulan na natin ang paggawa ng baked sushi! Samahan niyo ako guys, ha? Magsusuot na muna ako ng apron para hindi ako magdamihan. Ayan! Susot na ako ng apron. Okay, sisimulan na natin. Ngayon, itong kani, imitation kani, hihimayin ko muna siya. Putulin ko muna sa gitna at saka ko hihimayin. Para ihahalo ko na lang sa mayonnaise. Andali lang guys! Ngayon ang kani.
eto na siya, kinalabasan niya. Nahimay ko na siya ngayon. Ngayon, ilalagay. Unahin ko muna tong kanin. Yung Japanese rice. Lagyan natin siya ng rice vinegar. Manamis-namis na to, guys. Kaya ihahalo na lang natin. Siguro mga tatlong kutsara lang. Tatlong kutsarang suka. Sesame oil. Kake. Luin natin ng mabuti para ano, para may lasa yung ano, yung kanin. Hindi rin ano, masamang tikman. Kailangan may wasabi tayo para medyo lasang-lasa ko lang.
much, much, much later. Ayan guys, tapos ko na. Ibe-bake ko na lang siya. Ayan. Dalawa yung nagawa kong ano, sushi. Maki sushi. Maki sushi. Ito, ano to eh? Chirashi ito eh. Ayan. American sushi. Ngayon, ilalagay natin siya sa oven. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yehe. Tingnan natin guys kung anong mangyayari doon. Ibe-bake natin ngayon siya. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kasubuan na to guys. Hindi natin alam mo anong mangyayari eh, no? Meron pa isa ito. Sana masarap para ano, maulit-ulit. O kaya, sa second time, masasarap pa na natin. Tsaka kailangan siguro bumili ng malaking oven. Meron naman akong, hindi naman oven kasi ito eh. Microwave. Kaya, mahirap. Wait natin siya ng 10 to 15 minutes daw. Excited ako. Grabe. Kasi 'di ba mabenta ngayon tong ano, mabenta ngayon yung maki sushi, ano na yan, baked sushi na yan. E di marami naman, meron man ng ingredients dito sa Japan, e di gawaan ko na lang siya, 'di ba? Para matikman ko siya, hindi laging nakikita ko lang siya na mukhang masarap, e di ako naman mismo yung gumawa. At ikaw ano mangyayari? Oh! Mukhang okay na siya, guys!
15 minutes later. Ayan, titikman natin ngayon kung anong lasa nito. Sarap. Mi, tikman mo na, Mi. Ano ba naman? Tikman mo, dali. Mainit-init pa siya, oh. Bagong hindi kita bakar pa lang yan. Ako. Sarap ng cheese. Cream cheese. Tapos may konting wasabi ng lasa. Sarap, di ba? Okay. Ang dami pa doon. Kain tayo. Sarap siya, guys. Very good. Madali lang pala gumawa nito, eh. Bakes, masarap, malasa. Promise. Ayun, makakita pa naman yung sushi. Ganito yung gusto ni Lola. Kaya siya nagpabili sa akin ng ano, ng nori. Ang dami kong binili nori dun, oh. Ano sa atin naman to? Ha? Sa atin yan. Kala ko iluhan pa, Lola. Hindi. Mmm. Ay. Napakasakit. Ano nilagay mo dito, Mami? Walang ano? Hmm? Maguro. Yung salmon flakes. Salmon flakes? Mm-hmm. Yung salmon flakes ang nilagay ko dyan. Hindi kaya pwedeng i-ano naman dito maguro kaya salmon maming ano? Fresh? Yung ano, yung sashimi, parang ganun. Tapos chotto i-bake. Pwede! Kaso nga, syempre sa Pilipinas, mahal kasi yun, diba? Hindi nila mabibili. Kaya yung mga ano, ako nga, flakes lang nilagay ko eh. Masarap! Mmm! Sa susunod, gano'n naman gawin mo, Mami? Paano? Kaya nilagay mo lang sa uwi. Mmm! Oh! Yung salmon, tapos ilalagay sa uwi. Tapos lagyan mo lang ng cheese. Mmm! Paano? Okay. Nagbukong pala yan. Awesome! So, yun na nga, guys. Successful naman yung ginawa ko na baked sushi. Masarap daw. At least, masarap pa yung anak ko. Naubos namin. Kakaunti yung natira. Pero may isa pang ganito para mamayang gabi. Para pagdating ng asawa ko, matikman niya. Kasi sigurado magugustuhan niya kasi mahilig sila sa sushi at saka sashimi. Kaming tatlo. Kaya madali lang gawin dito sa Japan yan kasi nandito lang yung mga ingredients. Madali lang bilhin. Kahit salmon, kahit yung tuna. Kaya lang kasi kanina, hindi na ako nagpunta talaga dun sa bilihan ng, sa grocery talaga. Kasi ano lang siya, bilihan mga gamot, ganyan. Pero merong mabibili na ilang mga grocery, mga dilata, pero yung mga isda, gulay, wala naman mga ganun. May mga isda, may mga kamatis, ganyan, negi. Pero yung mabibili mo talaga na ano talaga na salmon na nakaano, wala talaga ganun.
Kaya yun na nga guys, masaya naman ako kasi nagawa ko yung nababasa at naririnig ko na baked sushi niya. Kita mo, busog na busog ako. Grabe, parang hanggang dito yung busog ko. Dalawa kami ng anak, busog na busog. Hindi na makakain ng hapunan. Pagdating ko kanina nung namili ako, may natirang Kentucky, kinain ko, pinrito ko muna siya para malutong-lutong. Nalis ko yung balat, nain ko yung laman, sinuso ko sa medyo maanghang. Tapos pagkatapos kong gumawa ng baked sushi, eto na naman, kumain na naman ako. Masarap pala yung pagbagong mang mainit-init. Yung mainit pa siya pag kinain mo, wow, ang sarap. Yun, successful naman guys, kaya natutuwa ako kahit papano nagawa ko yung baked sushi na yan. Minatutunan na naman akong bagong recipe. Sana anuhan niyo yung paggawa ko ng sushi, ng baked sushi na yan. Madali lang siyang gawin guys. Oo, kahit sa oven toaster lang pwede siyang gawin. Hindi mo na kailangan bumili pa ng oven talaga, yung oven na malaki. Okay lang kahit yung oven toaster lang kasi yung ibabaw niya, medyo nagsusunog-sunog siya, yung nagbo-brown. Nagbo-brownish siya kasi, at saka yung cheese na nilagay ko, at saka yung cheese na melt cheese, at saka yung cheese cream, nagtunaw siya talaga, kaya mas lumasa siya. Sarap pala guys, pero request ng anak ko sa susunod daw, sana daw, itry ko naman daw gumawa ng baked sushi na ilalagay ko talaga yung salmon na fresh na, yung naman na kinakain talaga siya na para pag kinagat daw ng ganun, may nakakain daw na salmon. Meron ka pang pa-request, susunod pa talaga ha. At tuwa naman ako kasi nagustuhan niya yun guys, kaya ayun, panoorin nyo kahit papano, may matututunan kayo, medyo madali lang gawin. Susunod, gusto kong pakita sa inyo kung paano paggawa ng soup. Tamago soup. Egg soup. Napakadali lang gawin guys. Nung egg soup. Tamago soup dito yun. Napakadali lang gawin guys. Sa umaga, napakasarap nun. Iinumin mo ang sinangag at saka meron kang soup. Egg soup. Diba? O, para hindi palaging kape. Meron ka rin egg soup. Medyo masustansya pa kasi itlog pa din siya. So yun na nga guys. Maraming salamat ulit sa panonood nyo. Sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Paki-like na rin po at paki-share. At paki-click ang button bell para naman lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat talaga. See you ulit guys. Bye-bye!